Magandang umaga, muli kayong nakatutok sa Panahon TV. Maaliwala sa panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Sa mga darating na araw kaya, ano naman kayang lagay ng panahon ang iiral? Alamin natin yan mula sa 3-day weather forecast ng Pag-asa. Sa Baguio City, magandang panahon ang maaasahan mula bukas hanggang sa araw ng Miyerkules. Pero posible yung ilang mga pag-ulan, anumang oras, lalo na sa araw ng Lunes, gayon din sa araw ng Miyerkules. Ang temperatura ito ay nasa pagitan ng 12 hanggang sa 24 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, maaliwala sa panahon ang maaasahan sa mga susunod na tatlong araw. Pero sa Miyerkules, posible yung ilang mga pag-ulan, anumang oras sa araw na iyan. Ang temperatura ito ay maglalaro sa pagitan ng 22 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa Cebu, magandang panahon ang maaasahan for the next 3 days. Pero laging pipitin ang payong makapote dahil bukod sa panangga sa matinding sikat ng araw na maaaring pumalo ng hanggang sa 32 degrees Celsius ang temperatura, posible rin yung ilang mga pag-ulan anumang oras sa mga araw na ito. Sa Davao, mainit at maalinsangan na panahon ang maaasahan mula bukas na magtatagal hanggang sa araw ng Miyerkules. Pero sa hapon o gabi ay posible na yung ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura sa mga araw na ito ay maaaring pumalo ng hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa Zamboanga, generally fair weather condition ang maaasahan mula bukas na magtatagal hanggang sa araw ng Miyerkules. Maliban na lamang sa ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na posible, lalo na tuwing hapon o gabi. Ang temperatura sa mga araw na ito ay hindi naman nagkakalayo. Ito ay nasa pagitan ng 23 hanggang sa 33 degrees Celsius. Ang Rice Tariffication Bill ay ang batas na nagpapahintulot sa mga imported rice. Ngayong naaprubahan na ito at wala ng restriksyon ang pag-aangkat ng mga bigas na ito, paano naman kaya nito mapapababa ang presyo ng mga bigas natin? Narito ang ulat ni Patrick Obsuna. Sa kabila ng pagiging agricultural country ng Pilipinas, isang problemang hinaharap nating mga Pilipino ang mataas na presyo ng bigas. Kaya naman ang tanging solusyon ay ang pagbili ng NFA rice na siyang available sa ating pamilihan. Pero kamakailan lamang umusbong ang balitang nagkakaubusan na raw ng stocks ng NFA rice. Kaya naman ang dating 5 kilo na pwedeng bilhin kada tao ay ngayon 3 kilo na lamang. Pero ngayong nilagdaan na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 8178 o Agricultural Rice Tariffication Bill, kung saan pahihintulutan na ang mga pribadong sektor na mag-angkat ng sarili nilang bigas mula sa ibang bansa. Magiging dahilan ito upang bumaba ang presyo ng mga binibentang bigas sa lokal na merkado dahil sa pagkakaroon ng maraming kompetensya ng mga supplier. Sa kabila nito, tinitiyak ng Department of Agriculture na bababa ang presyo ng commercial rice dahil kahit sino ay maaaring na mag-angkat ng bigas na siyang magiging dahilan ng paghigpit ng kompetensya. Ang mga bansa sa Asia, iba't iba man ang kultura, karamihan pa rin sa mga ito ay hindi nagkakalayong lagay ng panahon. Kaya't para mas maging updated, silipin na natin ang weather condition sa mga bansa na ito. Sa Thailand, Malaysia at Indonesia, magandang panahon ang maaasahan ngayong araw at mababa ang tsansa ng ilang mga pag-ulan. Ang temperatura sa Thailand ay maaaring pumalo ng hanggang sa 35 degrees Celsius. Maliwala sa panahon ang maaasahan sa Singapore at Cambodia at walang masyadong mga maulap na maaaring mabuo ngayong araw. Kaya't mababa rin ang tsansa ng ilang mga pag-ulan. Samantala, sa Myanmar at Lao PDR, maalinsangan na panahon ang maaasahan ngayong araw. Ang temperatura sa mga bansa na ito ay maaaring pumalo ng hanggang sa 36 degrees Celsius. Maulan ang panahon na maaasahan sa Brunei ngayong araw, kaya't laging bigpitin ang payong sa bansa na ito. Ang temperatura dyan ay nasa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius.
good weather conditions sa Seoul, South Korea at Beijing, China. Samantala sa Tokyo, Japan, Taipei, Taiwan at Hong Kong, China, maulap na kalangitan ang iiral na may mga pag-ulan ngayong araw. Ang temperatura sa Tokyo, Japan ay nasa pagitan ng 6 hanggang sa 13 degrees Celsius. Ngayong nagbabadya na ang El Niño phenomenon sa ating bansa, asahan na ang matinding tagtuyot na iira sa mga susunod na buwan. Pero alam nyo ba na ang mga western countries sa mundo, mas malamig ang panahon na nararanasan tuwing El Niño? Narito at alamin natin ang lagay ng panahon at agwat ng temperatura. Sa Rome, Italy, pagandaan ng napakaulap na kalangitan ngayong araw. Samantala sa Madrid, Spain, Paris, France, London, United Kingdom, gayon din sa Berlin, Germany, maaliwala sa panahon naman ang maaasahan sa araw na ito at mababa ang tsansa ng ilang mga pag-ulan. Samantala sa Washington, D.C. ng USA, paghahandaan ng napakaulap na kalangitan at malalakas sa pag-ulan ngayong araw. Kasabay ng maulan na panahon na ito, mababa rin ang temperatura. Ito'y nasa pagitan lamang ng 2 hanggang sa 6 degrees Celsius. Samantala sa LA, United States of America, sa Alberta, Canada at Ottawa, Ontario, magandang panahon ang maasahan ngayong araw at mababa naman ang tsansa ng ilang mga pag-ulan. Sa Melbourne at Canberra, Australia, maaniwalas panahon ang maasahan ngayong araw. Pero sa Wellington, New Zealand, pagandaan ang kalat-kalat ng pag-ulan sa bansa na ito. Ang temperatura dyan ay nasa pagitan ng 18 hanggang sa 22 degrees Celsius. Samantala sa Auckland, New Zealand, napakaulap na kalangitan ang iiral ngayong araw at malalakas sa pag-ulan ang mararanasan. Ang temperatura naman dyan ay nasa pagitan ng 20 hanggang sa 24 degrees Celsius. Sa Dubai, pagandaan yung ilang mga mahihinang pag-ulan ngayong araw. Ang temperatura, ito'y nasa pagitan ng 19 hanggang sa 26 degrees Celsius. Sa Kuwait, maaliwala sa panahon naman ang maasahan. Ang temperatura, nasa pagitan ng 12 hanggang sa 21 degrees Celsius. Dadalhin tayo sa mga malaparaiso na tanawin mula sa mga larawan na ito na pasok sa temang Leading Lines. Susunod, mga lugar sa ating bansa na madalas tamaan ng bagyo, ating malalaman.